All right, maayong adlaw ka na tong tanan. Here am I again. Walay lain ang nag-iisang tig-siging-siging, proudly based from Bugo City, Cebu. Of course, kini ang inyong albularyong mekaniko. Ladies and gentlemen, albularyong mekaniko, pasok! Kung sa ito'y problema ka na, sir? Problema, ikal ka sa long drive. Oo, oh, sir. Tapos, i-stop na ko. Oo. Tapos, i-paangat siya, pasap ka. Oo. Muhuno nga siya. Muhunong na siya, bali dili na siya mangusog ang makina, sir. Oh, tapos i-neutral na to. Dahil akong gasolina para maka-angat-angat yun siya. Balik na ko sa segunda o lugar. Makasaka siya, nahunong na po. Tapos neutral na ko. Tapos ako na po siya i-lugar. Makaangat siya hantun yung makasaka. Inig-play niya. Makaangat, arangkada na siya. Arangkada na siya. So, ang kasagaran niya siya, mugawas ang sintoma, sir. Kung muhunong ka, labi nagtungason, dili na mangusog ubalik ka ang makina. Okay. So, kung murabag ka ng mawagtang ang iyang pirsa, sir, murug mo ba siyo? Ang problema siguro, nasa injector. So ayan po mga kalbularyo, narinig naman natin lahat na hindi raw umaangat yung sasakyan niya pag humihinto na si sir. So ayan po, titingnan na natin. So ngayon po mga kalbularyo ay paandarin lang muna natin ang makina at observe po tayo kung mayroon bang lumalabas na check engine light dito sa panel board. So ayan, titingnan na natin. Engine start. Ayan. So ngayon po ay wala tayong nakikita na check engine light. Ang gagawin lang muna natin dito ay dating gawin na naman tayo, yung hula-hula. Oh no! So same as usual mga kalbularyo, ang gagawin natin dito ay unahin natin yung bulb clearance. I-check po natin yung bulb clearance kung wasto ba ang clearance sa lahat ng bulb shim dito. At pagkatapos nyan, i-check din natin yung wiring sa injector. At pagkatapos nyan, ay i-check din natin ang fuel pump pressure. So una po tayo dito sa bulb shim clearance para makita natin kung wasto ba ang clearance nito. Alright. So ayan na po mga kalbularyo, na-check up na namin yung bulb clearance doon. So walang problema. At nakita din natin ngayon na nag fuel pump test po kami. So kita natin ngayon ang PSI, walang problema din, okay din. Ayan po mga kalabularyo, kasi wala naman tayong makikita doon sa ating X-ray machine. Ang gagawin lang natin dito ay palitan po natin to, ang assembly ng throttle body. Ayan, papalitan natin to at titingnan natin kung ano ang mangyayari. Alright. Ayan o. So pinalitan na namin to. At syempre ito na po, kita nyo naman na mayroong mga kulay-kulay dito. So ibig niyan sabihin mga kalbularyo ay ito po ang mga palatandaan sa tindahan ng mga surplus. Are you sure? Ito po ang pinalitan namin, ito po ang luma. So ngayon tatanungin lang muna natin ang customer kung ano ang development sa mga ginagawa natin. Nya sir, kumusta man to sir nga na humantag ilis ani sir, rug throttle body assembly sir? Kaluyan nga makarangkada na siya kay kung sa una nga part. Gikan sa tangason nga gamay. Oo. Muparay yun siya, muuno, di na siya kakuhan, di na siya kaangat. Bali, di na gin siya mangusog. Di na siya mangusog. Nga ako i-neutral. Oo. Sa katong wala pa may tabo, wala pa may lisi ang throttle body. Sa ako i-neutral, i-revolution ako. Balik na ko sa segunda. Oo. Muangat siya kadali, mupara na po. Oo. Tapos sa karon, na nailisa na sa throttle assembly, akong itistingan long distance from dire sa Bugo, madungong Tabuylan. Nigangat niya sa sagkaon, arangkada na gud siya kaluyan. Pareha sa una nga mag-neutral ko. Bali, back to normal na gid ang iyahang puwersa, sir, iyahang kondisyon. So, problem solved na naman po tayo dito. So, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood sa ating mga video. As always, to God be all the glory. So, daghang kayo salamat, sir, ha? Salamat kayo sa iyong pagsalig, sir. Bularyong mekaniko. All right, thank you. Yes, sir. Salamat, sir.